ba to? Ano nangyayari? Bakit di mo alam to? Ano ginagawa mo? Ito yung trend ngayon. And yung title ng episode natin for today. Ah, oo nga pala. Okay. Hi, FRC fam. Again, it's Chai. And Rap. Yes. Welcome to our September episode entitled... Maybe This Time, A Look at Love the second time around. Huy! Oh, ito, Rap. Naniniwala ka ba that you can find love again? Hindi ko alam. Hindi ko pa nga love eh. Again pa kaya. But I believe that all of us are in a journey. It's one of the things or one of the ways that the Lord also reveals Himself to us through the people that we have relationships with. Mm-hmm. And yun, pag yun yung pinag-usapan, makulay yun. Kwento. Kada tao, di ba? Oh. Eh, lalo na kung akala mo, ito, akala mo siya na. Biglang hindi pala. So, paano yun? Meron bang second chance? Naniniwala ka ba na meron pang one more chance? Diba? At love. Papayat ba siya pala ito? So, diba? Or like, there are just really different circumstances for things not to go as how we planned with our relationships. Especially kung it also involves a lot of time and years of waiting. And syempre, kunyari, nakarinig ka na ba ng blended family? That's very familiar. Narinig ko na yung movie na Blended. Yes, pero napanood kasi ko na yun. Yeah. Usually, ang blended family nangyayari yan kapag nagkaroon tayo ng second chance in love and hindi nag-workout yung original natin na partner. Tapos, of course, you already had kids. Mm-hmm. You have your separate families na. And then, you blend them. Mm-hmm. Diba? Parang ganun yung usual setup ng blended family. So, blended family is like a different dynamic. Mm-hmm. At least in our terms, not a traditional setup that we usually find. But I think this is a very important reality for a lot of us that's worth looking at. Yes. And maswerte tayo ngayon for this episode because we have the richness of experience of our lovely couple with us to share their experience of finding love again. Mm-hmm. Yes, so to our FRC fam out there, let us all welcome our guests. Tita Cecil and Tito Tito. Yeah, thank you very much, Ms. Chai, and thank you, Rap. It's really an honor to be here, to be your guest. Salamat. Thank you talaga. Thank you. Excited. Ngayon pa lang, excited na kami sa mga kwento na isha-share nyo. Sharing time nga ito. Sabi nga namin, kina Tita Cecil and Tito Tito. Chika-chika lang tayo ngayon. And we really hope to learn. Pag ang pinag-uusapan ay pag-ibig, exciting lagi. Siyempre! Totoo yan. Love story. So, why don't we start, diba? Why don't we... Ang unang question na pumasok sa isip ko is kung paano kayo nagkakilala? Actually, I'm from the insurance business. And known ako sa industry namin as I give services free of charge. And God has gifted me with this skill of pacifying people, lalo na yung mga nagwawala. So pagka sa customer service may nagwawala or sa bangko namin may nagwawala, tatawag na sila, Miss Cecil, can you come here and help us? The very peacemaker pala. Yeah, tama ka doon. And then, isa sa nagwawala kasi. Ayun na nga. Kaya pala nangingiti si Tito. Okay. Quiet, pero. Engineer Rosario na nakaaway. Kasi, he thought na wala na silang babayaran sa insurance because his wife died. So, dapat sa mortgage redemption insurance, fully paid na yun. Kasi yung wife niya ang nag-loan. Without his knowledge na siya yung in-insure ng asawa niya, hindi asawa niya na insure. Okay. Kaya nung mamatay, wala silang coverage. Kaya siya nagwawala. Correct. Kaya siya nagwawala kasi akala niya wala na siyang babayaran. Mm-hmm. Eh yung pala, ang laki ng utang niya na babayaran. So I have to pacify him. Paano naman po na-transform yan into... Nagde-date na kayo, like getting to know. Ako ba na sagot? O ikaw sa sagot? Siguro we would love to hear from Tito Tito's Tito very quiet Sige, right now. Ikaw na sumagot. Actually, nung first talaga, wala naman akong ano sa kanya. Kasi inisip ko married na rin siya. So, ano kaya to? Nag-iwi siya ng calling card. Try ko baka separated. Umasa. Check-in. Actually,
actually lumaktaw ka naman, hindi mo iumpisa umpisa mo lang syempre. Alam ano yan? Alam naman pumunta kagad sa calling card. Di ba nag-beat kami? So nung nang-aaway siya, nagre-reklamo, tinry ko siyang kausapin. Okay. Ganito, ganito, ganyan. Mm-hmm. Wala ka talagang habol and blah, blah, blah. So nag-meet kami sa Starbucks, doon ko siya kinausap. Uh-huh. Tapos syempre, mag-iwan ako ng calling card sa kanya. Sa akin kasi, since free yung ano ko, alam nga naman lahat ng kakausapin ko, libre eh, ahente ako, di ba? So, binigyan ko siya ng calling card ko. If you still need my help, you just have to call me. And then, kung meron ka pang kailangan, tawagan mo lang ako. Meron nga siyang kailangan. Without knowing na nung nakita niya pala ako, sabi niya, kasi yung mata mo gumaganyan eh. Nasa iyo pa, tita! Gumaganyan daw yung mata ko. So, sabi niya, yung ganyan-ganyan ang mata mo. Parang, hindi na niya naisip ata yung MRI niya. Kasi ang naisip na niya yung calling card ko. And from then on, yun ang sabi niya sa akin. Tinitingnan niya yung calling card ko. At ang nasa isip niya, dalaga kaya to? Kasi, kaya lang, may edad na siya eh. So, may asawa na siguro to. Mm. So, yun na yung naiisip niya. Sabi, anong gagawa ko kung love at first sight? Wow! Paano niya naman po siya in-approach? And how did you know that she was also single? She was available at least the day? Actually, tumaga ko dun sa calling card. Tinry kong paikot-ikutin yung kwento para malamang ko. Curious kami ano yung mga tanong na yun. Ano yung mga linyahan na yan? Paano nakuha yun? Naalala mo pa yung linya mo. Kamusta naman asawa mo? Ay, ganyan. Nice. Siyempre, sagot ko, wala na akong asawa. Okay, that's it, diba? Bingo! Wala na akong asawa. And the rest is history. Correct. And how many years have you been together na po? We got married 2016. Pero, nung first meetup namin was September 2012. Dito, I would assume, di ba, nung from that calling card moment, cool. Nung na love at first sight kayo, you made moves, nag-date kayo, got to know each other. I'm curious how the process was in terms of getting to know your past relationships and set up. Like, paano na-bring up yon nung kayo ay nag-date? Actually, ano eh, ang dinidiscuss ko pa rin sa insurance. Ah, insurance pa rin? Ay, nasasara lang. Ang laki talaga nung supposed game. Laki nagbabayaran niya. So, baka naman, di ba? Oo. Baka help. Yung pa rin yung ano ko, pinupukusan ko para habang naalam ko kung ano yung mga... Date na rin, no? Two birds with one stone. Oo. Kasi sa akin, time na yun, mas importante mo. Actually, mas mahirap. Mas mahirap yun. Reality check lang na tito. Pero win nga, naman, kasi may love ka din. Hindi, yun nga eh. Sabi ng iba, wala kang nakuha sa insurance, ako kung ano. Oh! Oh, yun pala yun. Mas valuable. Another question that comes to mind that I think the FRC fam would also, it would be helpful for our FRC fam to know, is kung ano yung itsura ng past relationships niyo when you left off from there before meeting together? Like, did you have your own families from your previous spouses? You mentioned, I think from the story, tito-tito, that you're a widower, di ba? So, may mga anak din ba kayo from your previous spouse? Actually, nung first muna, wala naman talaga akong balak na mag-asawa uli. Kaya yun nga yung sinasabi siguro ng ano, magic eh. Got to believe in magic. Kasi hindi mo alam kung paano ako nailab uli. Kasi down talaga ako nun eh. Hindi alam mo yung depressed ako. So, wala was that akong... quite recent also from the death of your... Almost, previous... kasi... Yes, July kasi namatay asawa niya. September kami nag-meet. Wow. Kasi nagsiklaim na ako ng... Yeah, parang very yeah. recent nga yun kasi eh. Dapat kasi dapat ganong padikit kasi iniisip ko. Nagbabayad na ako nung... monthly yung binabayaran ko. So, dapat mawala, ma-erase na yung binabayaran ko kung successfully ma-claim ko yung insurance ko. Yeah. Kaya, doon ako nakapokus actually. At the same time, di ko rin maisip na talaga mag-aasawa ako uli or may love ako uli. Kasi, yun lang yung pinukusan ko. Kasi, tatlo pa yung almost dalawa na lang kasi nung time na yung graduate na yung isa. So, dalawa pa yung pag-aaralin ko. So, yeah, tatlo. Three kids. Oo. Oh, three kids. So, dun talaga ako nakapokus. Thank God kasi
nilaba ko uli. Kasi otherwise, sa AIDS ko ngayon, or AIDS namin ngayon, parang, ang hirap pala mag-isa. Wala sa plano, wala sa plano. Wala. Pero yun pala yung insurance na plano nila. Oo nga eh. Ni Lord. Iba pala yun, no? Parang na plano yun. Actually, parang sobrang nag-collide nila. Mm-hmm. Actually, ako, meron naman ako, tatlong anak, and then I have one adopted that mm-hmm. time. Kaya lang, wala na akong asawa at age 40. Okay. I met him 52 ata ako. Tama, 52. Ooh. So, long ano, di ba? Period, yeah. Long period. Yung mga anak ko, they're really pushing me. Mama, wala ka pa bang pang-asawa? sila nagpupush. Actually, sila nagpupush. Mag-asawa ka na, ma. Maghanap ka na kahit sino. Please lang, no? Please lang, ma. Kasi, they know na yung mga anak ko kasi is alam nila na mag-aasawa na sila eh. Okay. And they don't want to leave me alone. Mm-mm. Kasi alam nila na ayoko nag-isa. So they're pushing me. Sige na, mama. May itsura na may magbabalot na lang. Ganun na lang. Binibiro na nila ako. Magtataho kahit sino. Yung doon sa palengke, mama, baka may pera din yun. Pag-asawahin mo na. Parang binubuyo na nila ako. Eh. Sabi ko, sige lang, kalmato lang kayo. And then, during those times naman, may mga naging boyfriend naman ako. Kasi, after my husband, I have 3 other boyfriends bago siya. Siya, yeah. Hirap siyang ipakilala ako sa anak niya. Yeah, I saw that. As in, it's really very hard. Dahil, ano sasabihin mo, Ra? Ha? May baby, mag-girlfriend ka na, pinapakilala ka na sa amin, kamamatay pa lang ni mami. Yes. Parang ganun, diba? Definitely. So even if naging kami the following year, so that was September, February, the following year, kami na. Mm-mm. So mag-boyfriend na kami. Even at that period, hindi niya talaga ako mapakilala sa kanila. Yes. Pero sa amin, it's very easy. Yeah. Kasi, 12 years na rin. Ano pa rin, sabi ko, oh, meron na. Eto na. Oh, yan na. Ay, salamat. You asked for this. Oh, eto na. Eto na. Tita, no, balikan ko lang because you did mention earlier that at age 40, you were, wala na kayong asawa. Mm-hmm. Are you also a widow like Tito? No. Nagpa-annulled ako. Okay. Sabi kasi nung ano, di ba, life begins at 40. So, babay na, no? Sinabi ko sa sarili ko, I'm created by God not to live a miserable life. So, at age 40, babay na. Mm-mm. Yes. So, I have to make a decision. Person. Correct. So, yun talaga. At age 40, okay. New life. Okay. Continue tayo, Tita. Kasi you were also describing the situation was very different between Tito and you. Yeah. With your kids. Mm-hmm. Basically, yung kids mo, pinupush ka na kahit yung manong taho o sino manong si manong taho. Yes! Diba? And then, of course, Tito, we knew that from the timeline, fresh pa what you were going through with your wife. So, how did that dynamic happen, especially during the dating phase? Like, were you, of course, it was open on your side, but Tito, I think I wanna hear from you. Like, how was that conversation with your kids? Did you tell them right away? Actually, mahirap talaga kasi pinakailaman yung cellphone ko eh. Sabi siya sa akin, Dad, ano to? Pai, I love you. Timbog. Alam mo yun, hindi ko masagot ng diretso. Tumatahimik na ako. Kasi, so, ano sinabi niyo, Tito? Hindi, wala akong masagot. Kasi, hindi ko rin alam. Wrong sent. Hindi wrong sent. Actually, kinuha niya yung cellphone ko eh. Oh my gosh. Pinakaalaman niya. How old were your kids then, Tito? Alam mo? Nag-aim akong sabihin. Hindi. Takot ako eh. Alam mo? Yeah, sobrang natakot siya. I really can remember nung nasabi niya yung relationship namin, kasal na kami. What? So wala sila sa wedding nyo? Civil wedding kasi kami nung nag-start kami, nag-civil wedding lang muna kami. Okay. Yes. So, yung mga anak niya, hindi alam yon. Yes. Oh, well, siguro ngayon alam na po nila. Baka hindi pala pwede. No, lahat sila na sa entourage namin kasi after 2016, 2019, nagpakasal ulit kami. Okay. So, yung full entourage, kasama na sila. Okay, but yeah, back sila then, na lahat. Yung civil, hindi pa nila alam yun. Okay. Kasi I'm telling him, tell them, or kaya, I want to meet them. Pero lagi yung sasabi, wag muna, not yet time. Yeah. Kasi hindi ko alam pa paano sila magre-react. Mm-hmm. Dahil, syempre, kamamatay lang ng mami nila. And they love their mom. So, ako naman,
sige, naiintindihan ko. But I'm telling him, alam mo, pagka pinakilala mo ako sa kanila, they will love me. Maniwala ka. Confidence is key, kita. Yes, yeah. Very confident. yun, nung kinasal kami, siguro mga a week after, dinala niya na rin ako sa bahay nila. Okay. But hindi kami dun tumira, ha? Sa bahay namin kami tumira. Bahay niyo? Oh, yes. Okay. Yes. So, your kids... Nakitira ako sa kanya, pero... Border ka dito, no border. Pero dito, how about your kids? You left them in wherever the house was. Actually, that time? Meron pa kasi kami isang bahay na parang water refilling station. So, nirenovate yung second floor. So, dun tumira yung dalawa. Yung panganay ko, may nagsarili. How about you, tita? So, when tita was moving in, okay lang sa mga anak ko. Kasi di ba naghahanap nga sila ng tatay eh. Ito na yun. Naghahanap na sila ng tatay eh. Kaya sobrang ansaya nila na meron na akong asawa. And nasabi niyo, by 2019, nagpakasal ulit kayo with a full entourage, meaning like all of your kids were there. Yes, and all of our apos. Yes. Oh, wow. Yeah, sila wow. Na yun lahat. Oh, yes. Oh. So during that time, would you say that it took around maybe 3 years? Kasi yeah. Coming from 2016 mm-hmm. for... yung children ni Tito Tito to accept the setup or like ano yung naging itsura nung 3 years na yun leading up to that wedding. Yes. And syempre, baka may mga kwento na rin kayo about that wedding itself. Actually, nung pinakilala niya kasi ako sa mga anak niya, I know talaga yung ano nila, very ano sila eh, very cool. I mean, very cold. Mm. Yeah, very cold. So naiintindihan ko yun. Yung point na yun is naiintindihan ko. But as I have said, gifted din ako eh in making relationship. Mm-hmm. So what I did is to always make an event wherein yung mga anak niya tsaka yung mga anak ko magkakasama. Okay. So we have fun, ganyan. Meron kami mga games for them to know each other. Yeah. Kasi yun yung naiisip ko para maging close sila eh. Okay. Diba? Kailangan ma-close ko yung sarili ko sa kanila. Sila naman maging close din dun sa mga anak ko. Mm-hmm. So, ang ginawa ko is kailangan maglagay ako ng mga ano like, oh, pupunta tayo ng Tagaytay. O, lahat kami yan. O, sama-sama tayo. And then, I will tell my kids, oy ha, kayo ha, kailangan maging kaibigan nito. Kailangan maging close yung ano natin. Oo, kami nang bahala dyan, mama. Yung mga anak ko kasi rarara yan. Rarara sis Bombay. So, sige ma, maglalagay tayo ng mga games. So, syempre, pagka games, di ba, nawawala yung ano mo eh. Laruin ito eh. So, laro. Tama. So, hindi siya tumagal. Actually, within that... baka isang buwan nga lang, okay na kami eh. Yeah. Minsan nga, nagsiselos ito eh. Kasi yung children niya, they're saying, I love you na to me. Oh. Yeah. Tita, I love you. And then they're embracing me. And then they were saying, masaya kami kasi ikaw yung napangasawa ni dad. Like that. Mm. So, hindi masyadong matagal. Kasi talagang I really have to make my way para ma-penetrate ko yung mga heart nila. Yes. Yeah. Mapunta naman po ako sa mga anak niyo. Mm. When they, do they treat each other as siblings? Or yes. Like, yes, friends yes. Or ano? Siblings and friends, parehas. Okay. Kasi they call yung mga panganay sa kanila, ate. Mm. Yung okay. Mas maano, di ba? Ganun. Ate, kuya. Pag so, nagkikita kumbaga, sila, okay them, sila. Para lumaki yung family nila. Yes. Okay naman sila sa isa't isa. Walang problema. And then, yung isa pong gusto, taas. Isa pong gusto pong tanungin pa. But so, they are siblings, friends. Mm-hmm. Basically, to them, lumaki yung family nila. Mm. Do you think that the setup that you're experiencing now would have been different if they met each other when they were younger? Or nung kasi ngayon, parang I would understand dahil adult na yung mga anak. Yeah. Yeah, no? Ako, I think, yes. There will be a big difference. Mm. Kasi may ampon ako eh, di ba? Mm-hmm. And then meron akong bunso. Mm-hmm. So, nung nag-ampon ako, tapos yung bunso ko, she will always tell yung ampon namin, oy, ako ang mahal ni mama ha, kasi ampon ka lang. Oh. So, I think in that manner, magiging iba. As in, magiging iba siya. So, iba pa yung take ng bata. Iba pa. Iba, yes, iba yung take. Kasi dynamics. Nung lumaki na silang dalawa, nung naging college na, yeah, college na yung anak ko, yung bunso ko ha, super love niya na tong, ano ko eh,
yung adopted ko. As in, super love niya. Mm-hmm. Tawag na nga sa kanya nung adopted ko is mommy because of the closeness that they have. Mm-hmm. And siya na rin yung nagpa-aral dito ng high school hanggang college. So, meaning, nag-iiba kasi yung attitude mo pagka lumalaki ka. Unlike yung pagbata ka, pinupush mo talaga yung, ako ang anak nito ha, ako ang anak nito. So, siguro, kung maliliit pa yan, definitely, isang bahay ang titira namin. Hindi pwedeng katulad ngayon na separate houses. Hmm. So, sa isang bahay, baka pag binigyan mo tong isa, iisipin ng isa, ah, favorite niya kasi anak niya to eh. Yeah. Pag binigyan niya, ah, favorite niya to kasi anak niya to eh. Magiging ganun eh, nagkakaroon ng kulay yun eh. Kasi sa mga bata, may ganun kagad eh. Pero sa mga malalaki, wala nang ganun. Okay. Yeah. Okay, so parang ang laking factor kasi na hindi rin sila tumira in the same household. Yes. Diba? Yes, yes. Kasi iba, yun yung talaga magde-define ng dynamics. Kapag nasa isang bubong kayo, and isang pamilya doon. I think, Grab, I wanna also ask sila tita and tito, like, paano naman yung mga extended families? Like, extended family ni tito when they met you? Like, was there ever a wall, an awkward moment? Did they meet you even? Also on your side, then extended family, you know, having been, like, being single for a while, and then, oh, may asawa na, like, how was that relationship, introduction even, like, sa akin kasi, sobrang very easy sa akin kasi to make a relationship. I mean, super easy. So, nung inintroduce niya ako, ano kasi sa akin eh, kahit sa mga clients ko siguro, kahit even first time tayo magkita, tapos and then I'll talk to you as if antagal na natin magkausap, blah, 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 blah. Well, nung inintroduce niya ako, same thing. So, ganun din, kung yung anak niya, nagsiselo siya na nag-I love you sa akin, nanay niya, tatawag yan. Si Cecil, gusto ko kausap. Yung mga kapatid niya, nagre-regalo sa akin. Pwede ka pa nariregaluhan nila. Ako hindi. Sabi ko, talaga ba? Parang minsan naging, sabi ko, grabe ka naman. Hindi, talaga. Buti ka pa nariregaluhan nila. So, they're really close to me. Kaya, wala akong problema. Sa family ko naman, ang ano lang yan is to work on the minds of ano, if you really love somebody and if you want that partner to be accepted by your family, kailangan i-boost mo eh, i-re-recommend mo sa mindset nila eh. Alam niyo ha, alam niyo si Tito ha, uy, mas guwapo to kaysa doon sa dati ko. That's number one. O number two, mabait. O diba, mabait. O diba, mabait siya. Blah, 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 blah. So in their mind, hindi pa nila nakikita, okay na siya. Kasi kinreate ko na sa mind nila eh. And if they have that ano sa perception sa akin na very credible kasi sasabihin mo na at least masaya na ngayon si ano si Maricel. So, pagdating niya sa buhay nila, parang ano na rin yung treatment sa kanya. Taas so, na ng tingin. Taas na ng tingin talaga. Taas na ng tingin at least. Ang taas talaga ng tingin. Hindi marketer. Yeah. Yun. That's the word. Kailangan talaga i-market mo yung ano mo eh. Yung partner mo para pag-introduce, okay na. Diba? O, diba? O kayong dalawa, ganun din. Pagka meron kayong i-introduce sa parents nyo, kailangan i-market. Dapat i-market. Dapat may confidence ka. Kasi kung kasi yun nga, pinili mong mahalin yung tao. It will just show. Ganun. Oo, tama. Sige, tita. So, you're very good with relationships. As in, I'm seeing it in the stories that you really get close to people easily. How about naman yung mga in-laws mo from your previous marriage? Like, are they still in touch with you? With your kids? And I think same goes with tito. Like, how did that relationship even involve? Is it even involved currently with your dynamic? So, maybe we can go with tita first. Nung una, yes. Kasi humihingi pa ng tulong sa akin yung mga parents nung dati kong husband and even yung mga kapatid niya nangingi ng tulong sa akin. Kasi open naman ako sa kanila to help. So okay lang yun. Kaya lang, I just had felt na parang hindi okay sa kanya. Kahit hindi niya openly sabihin. I really can feel that irritation in him na ano. Tapos naiintindihan ko naman siya. Para bang, pamilya na yun ang asawa mo dati. Pagkatapos, meron ka pang relationship sa kanila. Di ba? So, with that, unti-unti ko nang nilayo yung sarili ko sa kanila. There are times na they will ask for ano, or magte-text, or sinasabi ko naman sa kanya.
But yung talagang communication, just like before, talagang sobrang na-lessen. As in, 99% siguro. Very, very rare that I will talk to them. Hindi na siya intentional. Hindi na siya talaga. Hindi na, wala na. Kasi I know that it will hurt him eh. So, siya naman, ganun din, nakita ko rin na yun doon sa part ng wife niya, hindi na rin sila kasi, hindi na siya uma-attend ng mga event. Kasi yearly, they have an event eh. Meron silang reunion. Meron silang mga reunion. Hindi na rin siya uma-attend. So, parang, nung nakita ko yun sa kanya, I just have to respect na, ito yung gusto niya. But how about for the kids? Like for example, for tita, the in-laws, like, of course, they already kasi formed that relationship eh. Sila, diba? Oo, like, lolo, lola, titas, are they still in touch? Ah, yes. Ah, okay. Yes. Doon sa bagay na yon, hindi ko na pinakikialaman yon. It's just you. Yes, yes. Yeah, madali pag matatanda na. But I know yung mga anak ko, they're still, ay, sabi ni Tita Sangsang, ganyan nga. So, alam pa nila. So, ibig sabihin, nagkakausap-usap yes. sila. Okay. And for me, that's okay. That's healthy. Yeah. That's healthy kasi magpipinsan pa rin sila. Yeah. Diba? Pinsan yun eh. So, okay lang. Same thing, yung mga anak niya. Sometimes, ay magpapaalam sa kanya, Dad, attend kami ng reunion, sama ka ba? Hindi, kayo na lang. So, yung okay. yung relationship nila as pinsan, hindi nawawala. Okay. Okay pa rin sila. Yes. Knowing all of your stories, Tita and Tito, no, I think everything just came into place. I mean, it wasn't instant. But, and it wasn't planned. And it wasn't planned. Yeah. It was magical, as None Tito said. None of it was planned. And I think it all put you in a very happy place, especially now. I'm seeing like happy smiles and like it's smiling through their eyes. No, yes. I mean, so, parang yung tingin ni kahit si Tito dyan sa side. Oh, parang yung tingin ni Tito sa unang tingin kay Tita Cecilo. I think we want to know naman, no, after all of the looking back and that storytelling, like, how are you right now? Like, the setup of your day-to-day or maybe your weekends with your kids. Ako li sa akin, ako muna. Sige. Yes, let's go, Tito. Salamat. Hindi kasi, dun sa pinagdaanan namin, sa part ko at saka ng mga anak ko, talagang very challenging kasi noong time na yun, nag-aaral pa sila. So, and yet, wala akong na-claim kung paano ko talaga namin niremedyohan yung mga studies nila. Yes. Eh, fortunately, nakagraduate na rin yung bunso. Kaya nga, every time natatanongin ako, how does it feel to be 64 na kasi ko eh. So, sabi ko, I feel great kasi lahat ng anak ko successful na. And yet. And what? Thank God for her. Man of few words si Tito Tita, pero very real. Grabe. Congratulations, Tito. I mean, diba? Congratulations on your latest graduate. Kala ko, congratulations. Napangasawa mo sa akin. Okay! Congratulations din naman, Tita. Every ano time ba? Na, very magical. Every time na sinasabi ko yun, iiyak ako kasi nga, ilang years yung pinagdaanan namin. Definitely. And yet, baka kumala siya. Baka hindi rin namin marating. Kakainis ka. Baka right timing talaga yung pagdating ni Tita para may tutungan sa'yo. Divine. Intervention. Correct. Divine. Tita? Last, ulitin mo yung tanong. Oo nga. Naiyak pa po na lang sila. Actually, madalas niya sabihin yun eh. Pagka meron mga interview kami, pero hanggang ngayon, natatouch pa rin ako eh. So, ang ano mo? Yes, Tita, ang question ko. Kayo po, ano napifeel nyo ngayon? No. ano yung set up? Okay. Actually, from Monday to Friday, magkasama kaming dalawa because we have the same company sa ano namin sa insurance business. And then I retired na to fully support yung aming construction. Oh. So diyan na kami ngayon nagfo-focus. So Monday to Friday magkasama kaming dalawa, and then every Saturday and Sunday, ako Saturday and Sunday I'll go to my children. We have our reunion. Siya naman pumupunta naman din siya doon sa ano kasi magkaibang bahay eh. But on special occasion like may birthdays, holidays, blah blah blah, magkasama sila lahat. So there are times na talagang lahat sila combined magkakasama, pero may mga ano na yung mga usual lang. Doon ako, dito siya sa kanila. Para at least we can give them ano naman. Very nice. Yes. So tama po, right now you're not living with any of your children. Wala kasi. Yung kanya kasi, yung youngest niya is
meron niyang yaya eh, since childhood. Mm-hmm. And then yung sa akin naman, yung adopted ko is, yung panganay ko naman nandun din naman sa same house. Okay. So, may tumitingin naman sa kanila. And yung sa kanya din, mga anak niya, kahit meron akong time dito, pagka ano naman, let's say, nag-set up sila ng ganitong araw, o punta tayo. So, even if it's a Saturday and Sunday na nakafocus ako doon, sabihin ko sa kanila, oh, dito ako sa ano ha, kila ano ninyo, kila Ate Kai. Mm-hmm. Ayan, sige mama, okay lang. Okay. They understand. Both of them, they understand. Kaya walang problema. Mm. All in all, it's a happy family. Yes. Oh, and how are you feeling right now? Oh, super happy. As in, super happy. Actually, lagi ko sinasabi to ha. Kasi meron akong mga namimit na they are very lonely na wala ba akong asawa hanggang ngayon. Naku, sabi ko, huwag kayo mag-lose hope. Mm. Oh, for those people ha, yung mga dalaga or mga matandang dalaga o yung mga naghahanap ng mapapang-asawa, huwag kayong manindim. Huwag kayong malungkot. Kasi we got married, age ko noon ay 54. You just have to pray. Kasi I keep on praying, Lord, bigyan mo ako ng mapapangasawa. I don't want to live alone when I got, you know, old. Kailangan meron akong kasama. And binigay niya sa akin si Tito. And it's a blessing. It's a blessing to have him. Kasi ang hirap talaga ng tumatanda na wala ka talagang kasama. So I'm 62, 64. Nakita ko yung mother ko kasi wala na rin siyang asawa kasi even if she's living with my yung isang bunso namin, half sister ko, still malungkot para sa kanya. Mahirap. Let's not lose chance. Lose hope. Kasi may one more chance. Or two more chances. Yes. We just got trying to believe in magic. Yeah. Ang galing. The magic of God's providence and will for our lives. Yes. Actually, prayer lang talaga. It's prayer lang. Kasi it's God's naman, it's God naman who will give you the gift of a partner, di ba? So, yes. Okay. And usually, yung second chance is better. Wow! May pag-drop na. So, I guess, try and try. God's plan, best plan. Correct. Yes. Amen. Okay, to our FRC fam out there, for sure, tuwang-tuwa. Tita, thank you so much for sharing your story. Tito, a man of few words, but thank you for opening your heart out to us. Yes. To our FRC fam. Oh, ako natuwa ako kasi, ito na naman, nandun na. Kala ko naiiyak ka rin. Pero natuwa lang ako kasi, kita ko sa story niyo, Tito and Tita, yung how the Lord really knows what we need. Yeah. And how He's able to give that in His time, but that's always the perfect time. Yes. So, yun yung nakuha ko sa stories nila kasi napaka kulay at inspiring po ng buhay nyo. But it's really a testament of God's work. Different forms of love. Yes. Okay. Yes, Tita, no, and Tito, I think your story, your love story, is really a testament of like there are different types of love, no? And it's not easy to get that. To get love, it's been difficult. You have your own journey. But I think yung most important naman dun, aside from love, is like your love for your other family members, right? Kasi of course, you're a blended family. And I think being able to take into account their feelings in the process of finding love completes even the, makes it more rich, like the love itself. Parang you do it because you love one another. Yeah. So parang it's parang it comes with the territory. It becomes more fruitful. Yes. No? So you give us all hope to our fam out there who's watching right now. Yes. No? So, tag nyo na sila. So again, thank you, Tita. Yeah, thank you, Chai. Thank you, Ra. Salamat thank you. Sa openness nyo. Yeah. Na-enjoy po namin ang conversation. Ay, na-enjoy din namin kayo. Salamat. Yes, and to our FRC fam out there, thank you so much for joining us in another episode. Again, it's Chai. And Rap, we'll leave you with the wise words of Venerable Patrick Peyton that the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. Bye. Stay together, families. Thank you, Tita. Salamat po. Fun conversation. Inspired.